headlines ngayon. Sports news, magazine, celebrity, entertainment, interviews, music, and more. All in one. All in one. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas komprehensibo, mas malaman. Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Ready position. Spikers net. Mga latest sa malakasang tapatan ng mga paborito nyong volleyball teams. Spikers net. Spikers net. Kumpletong highlights mula sa intense at kabang-abang na mga laban. Ang latest balita sa mga manlalarong inyong inaabangan at iba pang usapang volleyball. Dito lang yan. Spikers net. Spikers net. With your hosts, Timothy Tapales and Dennis Hilanga. Tossing the ball sa Spikers net. Philippine Standard Time, 9 minutes after 10. Magandang umaga sa inyong lahat. Nandito na naman po tayo sa lingguhang updates ng volleyball game. For the meantime, solo flight muna tayo ngayon kasi ang kasama natin dito, ang kapartner natin dito sa Spikers net na si Dennis Hilanga ay nagpunta sa MOA ngayon para sa press con ng UAAP Volleyball. Pero mamaya makakasama natin siya around 10:30 kasi mag-report siya sa atin kung ano na ba yung mga nangyayari doon ngayon, kung sino na ba yung mga dumating na players, na coaches, na teams, and kung ano yung mga napag-uusapan doon before the press con starts. Kaya samahan niyo muna po ako, ang inyong lingkod na si Timothy Tapales, dito ngayon mula 10 in the morning hanggang 10:55 ng umaga dito sa Spikers net. Maaari nyo rin po kami i-follow sa aming mga social media accounts tulad ng facebook.com/rpdos918 at sa Twitter, kung saan sa twitter.com/rpdos918, that's at rpdos918. Yan po ay para sa mga pinaka latest na mga balita. Doon niyo makikita yung mga postings namin sa Facebook and sa Twitter para maging updated kayo kung tungkol sa larangan ng palakasan. Pero syempre dahil itong show natin sumisentro sa volleyball, ang topic natin dito ay syempre ay volleyball. At meron tayong mga nakahain na mga topics na mga balita sa inyo na nangyari for the past week simula nung natapos yung last episode natin hanggang yesterday. Siyempre para sa mga headlines natin, bibigyan namin kayo ng update sa PNBF Under 18 Championship. Siyempre, hindi rin mawawala ang inaabangan ng lahat ang PVL update natin. At kasama nun, yung Spikers turf update natin kasi siyempre kung meron tayong women's pro volleyball, meron din tayong men's pro volleyball. Hindi rin mawawala dito yung updates natin sa UAAP High School Volleyball na nagsimula na. Pati ang NCAA Volleyball na kakasimula lang din last weekend. Bibigyan namin kayo doon ng mga scores and updates kung sino ba yung mga nanalo ng mga nakaraang laro. Kaya huwag na tayo magpatumpik-tumpik na at simulan natin ang mga discussion natin sa araw na ito. Unahin natin itong sa PNBF Under 18 Championship. Itong Mary Hills College, ito mula sa Lucena City. Hindi nila sinayang yung trip nila dito sa Metro Manila at dali-dali nilang pinanalo ang dalawang matches nila dito sa ginaganap na Philippine National Volleyball Federation Under 18 Championship sa Rizal Memorial Sports Complex.
Ayon nga sa coach ng Maryhill College, si Jones Ray Supnit, nag-struggle sila nung first game nila last Saturday pero nas ginandahan nila yung performance nila nung Linggo. Noong Sabado nga, matatandaan natin na kalaban ng Maryhill College team ang Junction Youth Organization ng Los Baños. At tinalo nila ito sa score na 25-14 at 25-20. At sa sumunod na araw naman, nanalo sila sa New Gen Volleyball Club ng Santa Cruz, Laguna. Pero dito sa panalo ito, dominanteng-dominante yung pagkapanalo nila. Kasi ang score lang naman ay 25-8 at 25-10. Ito yung pagkapanalo nila. Grabe ito kasi di man lang umabante, mahigit 10 points yung kalaban nila. So, ibig sabihin yung depensa nila sa court, yung cohesion nila as team, and yung atake nila talagang gumagana at naging maganda yung laro nila doon kumpara doon sa first game. Kasi sa first game, kung matandaan nyo, 25-14, 25-20, medyo dikitan yung second set nila. Pero yung first set, lamang talaga, talagang tambak sila sa, tinabakan nila yung first set doon sa first game nila noong Sabado. Pero yung sa Sunday game naman nila kontra New Gen Volleyball Club na Santa Cruz, Laguna, doon talaga makikita nyo kung gaano kalakas yung team ng Maryhill College. Kasi hindi nila pinalampas yung first set na umabot ng double digits. Tapos yung sa second set naman, double digits naman sila pero 10 points nga lang. At alam nyo ba yung ano sabi nun, kung bakit daw maganda yung naging laro at kung bakit naging maganda yung laban dito sa ng Maryhill College? Kasi sabi ng coach nila, ang mga players daw nila ay excited kasi first time daw iba maglaro dito sa Manila. Kaya makikita nyo kung gaano sila ka-excited. Kaya binuhos talaga nila yung lakas nila, yung galing nila. Na makipapakita nila na kayang-kaya nila mapagsabayan sa kahit anong team. At ito naman ayon sa kay PNBF President Ramon Tatso Zara. Masaya siya na nakikita niya enthusiasm ng mga teams, lalo na sa mga provincial teams. Kasi doon makikita yung yung love for the sport. Doon makikita yung talaga kung bakit mo nilalaro tong sport. Ito yung passion ng players kung bakit mo nilalaro. Kasi yung pag nakita mo yung mga, lalo na yung mga batang player ng mga sports, makikita mo talaga sa kanila yung kung bakit sila nag-work hard, kung bakit sila lumalaban. Kasi andun yung joy, andun yung passion talaga as players. Although, syempre, meron pa rin naman kapag tumanda ka na, pero yung saya talaga, iba talaga yung saya kapag bata ka pa at naglalaro ka ng sports. Ang mga nagdala sa Maryhill College, syempre yung kailang team captain na si Claire Castillo, Icon Maravilla at closer Los Loso na lahat ay 17 years old at naglaro ng steady games para sa Maryhill College dito sa tournament ito so far. Samantala, ang Bolida Volleyball Club naman ay nag-emerge as the third team ng kababaihan na may 2-0 matapos silang talunin ang Ateneo de Manila University sa Pool D noong Linggo sa score na 25-18. At ang California Precision Sports naman ng Antipolo City. Ayan, na-interview natin dati yung California Precision Sports kasi nag-guest natin nila dito kung kasama natin si Coach Non. Sila naman ay unbeaten naman sa Pool C. At para sa ibang resulta noong Linggo, ang nanalo ay ang Angeles City. Tinalo nila ang Nagkaralan Laguna 25-18, 15-25, 25-23. Three-set match yun kasi nakabawi yung Nagkaralan Laguna noong second set.
Samantala, ang Santa Rosa City naman ay nag-bounce back sa Pool C matapos silang talunin ang Marikina Titans Volleyball Club sa score na 25-11, 25-15. Samantala, sa kalalakihan naman aside, nalo ang Santa Rosa City sa kontra Makati City 27-25-25-20. Ayan ay sa Pool A. Samantala, ang Queen Anne School naman ay tinalo ang JYO or ang Junction Youth Organization ng Los Baños sa score na 25-10-25-10 sa Pool D. At ang Hermosa Volleyball Club naman ay tinalo ang Parañaque City High School 25-18-25-16 para sa Pool C. Kumatanda natin ang competition nito, may 20 teams para sa kababaihan at 16 squads naman ay para sa kalalakihan. Lahat sila ay nasa 4 pools each gender. At ang mga match ng PNVF Under-18 Championship rather ay nagaganap tuwing Friday, Saturday and Sunday. At kasi simula lang ito last Friday. At according sa competition director na si Oliver Mora, ang medal match natin or ang finals ay nakaset sa March 12. Ariyan, Philippine Standard Time, 19 minutes after 10. Muli tayo magbabalik dito sa Spikers Net matapos ang mga paalala. SIM Registration Act, Republic Act number 11934. SIM Registration Act. Sa pagrehistro ng inyong SIM card alinsunod sa SIM Registration Act, kakailanganin ang mga sumusunod na impormasyon: full name, date of birth, gender, address, government ID with photo and ID number, at declaration na lahat ng impormasyong ibinigay ay tama at totoo. Ang mga impormasyong ito ay mananatiling confidential at hindi maaaring ibigay o ilabas ng mga telcos sa kahit kanino, maliban na lamang kung may pahintulot ng mismong subscriber. Paano kung halimbawang mawala ang registered SIM card ko? Ipagbigay alam kaagad sa inyong telco at ibigay ang mga hinihinging detalye. At para sa inyong seguridad, i-disconnect ang nawalang SIM at bibigyan kayo ng bagong SIM card na may kaparehong mobile number. Para sa iba pang detalye, kaugnay ng SIM Registration Act, tumutok dito sa Radyo Pilipinas. Inilunsad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. katuwang ang ilang ahensya ng pamahalaan ang programang Kadiwa ng Pasko bilang tulong sa mga mamamayan na makabili ng mga necessities sa murang halaga. Mahirap talaga ang naging buhay natin lahat. Ngunit meron din mga para-paraan para makatulong. At isa na itong Kadiwa ng Pasko, ito ay isa sa mga maaaring gawin ng inyong pamahalaan para tulungan ang taong bayan para naman maging mas maluwag ang buhay ng ating mga kababayan. Plano rin ng Pangulo na ipagpatuloy ang programang ito kahit tapos na ang Kapaskuhan. Kahit na ang pinangalan namin ay Kadiwa ng Pasko, kahit po pagkatapos ng Pasko, patuloy pa rin po ito. Hindi namin ititigil ito. Para sa iba pang magandang balita at mga kaganapan, tumutok lang dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Mula centerline, front zone, hanggang baseline, lahat ng galawan sisipatin sa Spikers Net sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Philippine Standard Time, 10:22 AM. Muli tayo nagbabalik dito sa Spikers Net. At syempre ako po muli si Timothy Chapales na makakasama niyo yung umaga. Ngayon naman ay tumungo tayo ngayon sa PVL. Alam ko marami nag-aantay dito sa PVL kasi kagabi napakaganda ng mga labanan natin. Alam nyo na tinalo ng PLDT ang Cherry Tigo Crossovers sa score na 25-13, 25-22, 27-25.
yan ay sa Premier Volleyball League sa All-Filipino Conference na ginanap kahapon sa PhilSports Arena sa Pasig City. Itong high-speed hitters, kinailangan lang nila yung 3 sets at isang oras at 37 minutes para matalo ang crossovers sa loob ng 3 sets nga. Ito ang pangalawang panalo ng PLDT matapos ng kanilang 5-set loss kontra F2 Logistics. Para ma-match yung Petrogas sa output at na drop ang Cheritigo para sa 3-way tie sa kasama ang Creamline at F2 Logistics. Pinangunahan ni Mary Ann Mendres ang PLDT para sa ikalawang pagkakataon na may 14 points while si Joey Prado at si Del Palomate naman ay may take 12 points. Samantala, itong bagong recruit nila sa si Michelle Morente at si Mika Reyes ay nagdagdag ng 10 points at 6 points each. Para yan sa PLDT. Ito si Prado ay nagdala ng clean chair para ma-extend yung third set na nangyari sa isang drop ball na nag-shatter ng 25-all. At nag-hammer ng isang kill para matapos na yung laban kontra crossovers. Samantala, para sa Cheritigo crossovers naman, si Mylene pa at ang nag-top score may 16 points habang si Laurie naman ay may 10 markers para sa Cheritigo. Na nag-struggle sila sa 36 points kontra 50 ng high-speed hitters. Ha. Matapos ang mga napaka-impressive na panalo nila kontra Signal HD Spikers 3-0, Army Lady Troopers 3-1 at sa Cargo Movers 3-0. Samantala, para sa isang game naman ito, si Dindin Manabat naman ay nag-explode ng 23 points para sa Akari. Para tapusin lang 3-game spell at talunin ang Army sa score na 25-18, 25-19, 23-25 at 25-19 dito pa rin sa PVL All-Filipino Conference sa PhilSports Arena. Ito ay yung Chargers, nagkaroon ng napakagandang laro dito sa fourth set kasama ng ginawa ni Manabat na may 20 attacks. Itong Akari talaga, napakaganda na nilaro nila kahapon kung napanood niyan. Itong si Dindin Santiago Manabat ay maganda yung pinakita niya, maganda yung ibinahagi niya dito para sa batang-batang team ng Akari Chargers at nag-provide talaga siya ng leadership and experience kung makikita niyo dun sa laro kahapon at nagdagdag din siya ng 2 blocks at isang ace para sa isang napakagandang vintage performance na maituturing. Si Shara Permentilla naman ay naglaro, nagbigay ng all-around 13-point performance mula sa attack line at 10 excellent receptions at 8 digs habang si Ezra Madrigal naman ay nagdagdag ng 10 points, 3 blocks para tulungan na ma-anchor ang 2-hour and 18-minute victory nila. Samantalang RB naman ay nalaglag sa 0-3 record. Itong Chargers naman ay nagkaroon ng chance na ma-close out ang Lady Troopers sa third set. Pero maganda yung nilaro ni Jane Gonzalez na nagkaroon ng 1-2 play na nagtigil sa pagtabla ng 23-all. At doon nga nakaalago ang Army at nakuha ang kanilang
set na yon. Si Bang Pineda ay nagkaroon ng 19 excellent digs at 10 excellent receptions para sa Akari, habang si Janine Marciano at Eli Soyo naman ay nag-combine ng 12 points. Samantala doon naman sa Army naman, si Royce Tubino naman ay pinangunahan ang Lady Troopers na nag-drop ng kanilang 16 consecutive game with 20 points along with 13 excellent receptions. And Philippine Standard Time 10:28. Tumungo naman tayo sa PVL schedule ngayon. Ayun, papakita natin. Para sa first game ng Tuesday, Thursday, February 23, lalaroin sa Phil Oil Eco Oil Center, maglalaban ng Army Black Mamba at Chocomucho Flying Titans sa ganap ng alas 4 ng hapon, at susundan naman ito ng 6:30 PM match ng Petrogas Angels at PLDT Home 5 Fiber High Speed Hitters. At sa Sabado naman, February 25, Phil Sports Arena naman gaganapin ang mga laro. Sa ganap ng alas 4 na hapon, magtatapat ang Creamline Cool Smashers at ang Cherry Tigo Crossovers. Na susundan naman ito ng labanan ng Signal HD Spikers at F2 Logistics Cargo Movers. At ito na ngayon, Tuesday game ha. Next Tuesday, February 28, ang tatapat sa 4 PM match ang Creamline Cool Smashers at ang Army Black Mamba, at 6:30 PM naman ang Akari Chargers at ang PLDT Home Fiber High Speed Hitters. Yung Tuesday match na yun ay ang huli para sa buwan ng Pebrero, kaya panoorin niyo yung huling tatlong matches ngayong February, dahil next Thursday ay Marso na po. Tubuo naman tayo sa standings ngayon ng PVL. Ha. Tulad nga na sinabi ko sa inyo, may 3-way tie para sa number 1 position, kung saan nag-tie ang Creamline Cool Smashers, Cherry Tigo Crossovers, F2 Logistics Cargo Movers sa mga win-loss record na 3-1. Habang ang PLDT Home Fiber High Speed Hitters at Petrogas Angels naman ay may tig 2-1 na record. Ito, Chocomucho Flying Titans naman ay may 1-2, samantala ang Signal HD Spikers ay may 1-3. At ka-terra naman na record ito ang Akari Chargers na may 1-3, at ang Army Black Mamba na wala pa rin panalo na may 0-3 record. Ayan ang PVL natin ngayong linggo, at bukas manood nga kayo, tulad na sinabi ko sa inyo, manood kayo bukas ng laban bukas ha. Samantala, Philippine Standard Time 10:32, susubukan natin makapanayam na si kasamang Dennis Silangas sa pagbabalik natin dito sa Spikers Net ha. Ah, okay na ba? Okay na si kasamang Dennis? Sige. Ipasok na natin si kasamang Dennis Silangas dito sa programa natin. Ah, okay na. O, sige, pasok na natin. Ayan. Magandang umaga sa iyo, kasamang Dennis Ilanga. Kamusta na tayo dyan ngayon sa MOA Arena? Yes, team. Magandang umaga sa mga listeners natin. At sa mga nanonood sa facebook.com at sa ating Facebook Live sa Radyo Pilipinas. Plus, kasalukuyan tayong nandito sa Mall of Asia Arena sa Coral Bay, kung saan nga ginaganap yung
or gaganapin maya-maya itong Season 85 Volleyball Competition ng UAAP at isang media conference yung ating dadaluhan maya-maya lang. Wala pa sa ngayon yung mga players and even their coaches ng walong participating schools ng UAAP, namely Ateneo La Salle, FEU, UE, Defending Champion NU, Adamson, UST at yung UV. And syempre, ang inaasahan natin dito maya-maya lang, paring team, ay yung mga pagdating po ng mga bagong coaches, no, especially itong Adamson, na si Coach Jerry Yee, isang coach, champion coach from the NCAA para sa CSP Lady Blazers. And isa din sa inahantay pa natin, namaya din ang pagdating po ng mga players, no, sa pangunguna yan, syempre, ng defending champion NU Bulldogs. Papakita ko lang din yung itong nagiging preparation ng dito sa loob ng Coral Way dito yan sa Mall of Asia. Anong nangyayari dyan kasalukuyan? Ayan. Ito, wow. Ito. Pakita natin sa video. So hindi pa nagsisimula at konti pa lang din yung mga members of the press. Pero konti-unti nang nagdadating ang ibang mga kasama dito sa press conference na gaganapin na ito. And for this Season 85 women volleyball tournament po ng UAAP, ating masasaksihan yung pagbabalik ng men's competition after 3 years dahil nga sa COVID-19 pandemic. Nahintok ito ng medyo matagal na panahon. Ano? Kaya naman hinihintay natin na maging kapanapanabik itong NU. At kung matatandaan din natin na NU, di ba, naglalaro yung NU doon sa Spikers Turf. Oo, Spikers Turf. Dito sila magpo-focus ngayon, kaya medyo hindi maganda yung campaign nila sa Spikers Turf. But ang focus natin for today is itong UAAP Season 85. So ano ba ang nakikita natin for this coming season ng volleyball? Siyempre, unang-una dyan, Timothy, ang defending champion NU is ang team to beat, no, dito sa kompetisyon ito. Pero hindi naman magpapahuli din dyan yung ibang mga eskwelahan, syempre. Isa rin sa mga inaasahan natin dito ay yung sa UST naman, sa panig ng UST, si Ea Lahore will be left, no, no, sa kanilang kukunan. Nag-turn pro na yung kanilang mga kanyang ibang mga kampi, sila Isay Menes, si Camille Victoria. And as well, dito rin sa panig naman ng defending champion NU, no, paano kaya nila gagawa ng discarding ngayon ang kanilang middle blocker na instrumental din sa kanilang championship ng Season 84 na si Ivy Laksina ay naging player na ng FP Logistics sa Premier Volleyball League naman. So those are the ano lang, the mga analysis natin going into the UAAP Season 85 volleyball action team. Oo. Ayun talaga yung aabangan natin kasi paano pupunan ng NU yung kawalan, yung pagkawala ng kanilang middle blocker na si Ivy Laksina at saka yung sa UST naman, yung kumbaga parang may touring muna last dance na to ni Ea Lahore sa team kasi ito na final playing year niya. And yun nga, paano yung magiging adjustments nila dun sa team at syempre yung mga sino-sino ba yung mga talagang aabangan natin ngayong taon dito sa ngayong season rather dito sa UAAP Season 85 sa volleyball tournament, kung sino-sino ba yung pwedeng maging dark horse na team, kung sino-sino ba yung talagang mga makakapalag dun sa NU kasi alam natin napaka lakas ng pinakita ng NU last season. Talagang walang panama kahit anong team dun sa NU last season. And let's see kung meron na bang makakabutas nung dun sa record nila. Unbeaten kasi yung NU the last season 14-0 yan, tapos ginawa pa nilang 16-0 dahil na winalis nila hanggang championship yung La Salle Lady Spikers. So ngayon na team, eto, hinahantay lang natin yung kanilang pagdating. Siguro parating na rin sila, baka nasa biyahe na at na-traffic lang dahil medyo traffic din yung pagpunta natin dito sa Mall of Asia Arena. And the game, syempre, will start on Saturday. Sabado na, bilis na. Mga yung Sabado na yan, at ang isa sa mga highlights niyan, NU, Lady Bulldogs going up against the Ateneo Blue Eagles, no, dalawang inaabangan ko pong kapunan, Micaela Belen versus Faith Nisperos. At yan po yung ilan sa mga talaga mga key match up going into Saturday sa quadruple header, syempre, no?
Kasi syempre merong ano, merong men's muna na bago yung women sa unang laro, tapos women's tsaka men's naman yung magkasunod nun after nung women's na isa. Kaya talagang kaabang-abang tong weekend na to kasamang Dennis, kasi bukod sa mga pro games na pro volleyball leagues natin, nagbabalik natin itong mga collegiate leagues natin tulad na sa NCAA at saka itong UAAP. Kaya siksik na siksik, limpak-limpak na yung mga maihahatid na volleyball games dito sa bansa natin. Talagang hindi mo na malalaman kung ano yung panonoodin mo kasi halos sabay-sabay sila na pinapalabas. Talagang nakakagalak makita na we're going back to normal na dito sa volleyball scene natin dito sa bansa natin. At kasama ni Dennis, meron ka na bang mga nakita dyan na bukod hindi yung mga volleyball personalities or volleyball coaches, sino yung mga nakita mo dyan, mga kilala natin dyan sa Mall of Asia Arena dyan sa ano dyan, kung may mga nakita pa? Wala pang mga key persons, no, or yung mga talagang kilalang mukha na iaabangan natin dito. No, talagang dito doon sa pupuan po ng mga UAAP officials, players or coaches, wala pa rin sila as na. Pero ang mag-start naman kasi yung press conference natin is from 11 a.m. onwards. No? So yan yung proper. Pero as soon as we get, no, the players, no, pag may mga dumating na, we will try to interview them, no, hingan sila ng kahit one or two questions, no, ng kanilang expectations pag dating ngayong season 85. Dahil ito, no, from the restrictions mula dun sa pandemic period natin. And now, talagang ito ay full swing na. Again, meron ng men's competition after 3 years. NU is looking to retain their title. Ayun, and nakaka-excite din yung part na yan kasama ni Dennis, yung sa men's volleyball competition. Titignan natin kung meron na rin makakapalag sa inyo kasi 'di ba last time inyo rin yung nag-champion. Kaya titignan natin kung ganun pa rin talaga kalakas yung team nila kasi alam naman natin yung sa previous season ng Spikers, ang lakas na pinakita nila. And let's see kung gaano, kung paano yung ipapakita nila outing dito. And especially din yung ibang teams dito sa men's volleyball men's volleyball team natin, kung sino ba yung mga ibang pwede nating abangan dito. And kasama din si sa team, ang mapapansin natin, ano, ito ipapanatin na natin na din sa mga names ng mga coaches, no. Oo. Ito. Si isa-isahin natin yung mga magiging coach ng mga teams, no, sa for UP. Ito si Coach Shaq De Los Santos, coach dating Shaq. Coach po yan ng PLDT sa PVL for University of the East. Si si Coach Ron Dimacolangan for Lasal, Coach Noel Orculio, and no, pansin-pansin Coach Noel Orculio, wala naman natin kung pinalitan niya ba. Ito si Coach Ramil De Jesus for the Lady Spikers. Siyempre si Coach Tal Dimacolangan for NU. Si Coach Jerry Yee, ito for Adamson Lady Falcons. At si Coach Tina Salak, ang rose among the thorns dito sa e-competing schools from FEU. At si Coach Pungo Reyes dito naman sa UST. And si Coach Oliver Almadro, no, for Ateneo Blue Eagles. Siya pa rin ang magtitimon dito sa Blue Eagles from season 85. Talagang nakaka-excite kasi may mga bagong pangalan, merong mga talagang nandiyan na yung pangalan ng mga ibang renowned coach diyan. And let's see kung sino ba yung magiging victorious diyan sa mga coaches na yan come the end of this season 85 ng UAAP volleyball. Pero for the meantime, antayin natin kung ano yung magiging mga hatid nila mga sagot sa mga katanungan mamaya diyan sa presko na yan kasi nakaka-excite din marinig yung mga ano nila, yung mga thoughts nila sa paparating na UAAP season 85 ng volleyballs men's and women's. Kasama Dennis, meron ikaw, pa ikaw team, para sa'yo, sa tingin mo yung team to beat? Or kung may question ka mamaya para sa mga coaches or players natin para maitanong natin yan. Oo, sige, bibigay tayo ng mga questions. Pero para sa akin, ang team to beat pa rin syempre NU kasi talagang napakaganda ng program din talaga nila. Although maganda rin mga ibang program na ibang universities dito sa UAAP, pero talagang solid na solid yung program ng NU dahil tulad nga ng nababanggit natin dati, high school pa lang magkakasama itong mga players ito. Yung cohesion nila, yung ano nila, yung pagkasama-sama nila, yung blending nila, yung amuya nila as a team. Talagang hindi mo na matatawaran, and yung skill set din ba, kumbaga ng mga players na to, talagang napakagaling na rin. And syempre, for me, ako rin may, para sa akin, gusto ko rin supportahan yung UST at Ateneo. Yan.
Ayun yung mga iba. Yung mga pero team. Ito kasi ano na to eh, kumbaga ito na yung final year for Eya Laura. Oo, so, yan talaga. Kapag mo yung UST, parang it's now or never for Eya. Ito yung pinakahinihintay niya, no? Kaya na mag-champion sa UAAP before siya gumraduate. May mga speculations sa before, nung after ng season 84, nung nabigo nga for title itong UST, maraming nagsabi na baka ito na, baka yun na yung last final playing year ni Eya. Oo. Pero hindi, bumalik siya sa UST with one modest goal, that oo is to get back the crown sa Espanya. Oo, yan. Yes, talagang aabangan din natin si Eya Laura kasi na yung tulad sinabi natin yung huling ano niya, huling taon niya dito sa UST. And syempre, alam natin na ibibigay niya lahat na kaya niya. Napakagaling ng pinakita niya last season. Hopefully, ma-eclipse pa niya yun. Mas malampasan pa niya yun ngayong UAP season na ito. Ay, okay, team. So, ayan, yung mga abangan natin later on, no? So, mag-start yung press conference at around 11 a.m. hinahanay natin ang mga coaches, no? Oh. Eight teams, no? Siguro, maya-maya, mag-send ako ng mga interviews, no? Kung pasok pa sa oras ng Spikers Net, yung ating maaabutan ng mga players. But kung hindi, abangan nyo naman po sa ating Facebook at social sa Twitter, syempre, nandun yung mga updates natin dito sa gaganapin po maya-maya na UAAP Season 55 Volleyball Tournament Press Conference. Dito po yan sa Coral Way, dito sa Mall of Asia Arena. So, yan muna ang latest para sa pagganapan dito sa UAAP. Paring team, ayan ha, abangan lang natin itong mga development dito sa UAAP. Again, ako po si Dennis Ilanga, nagulat mula po dito sa Mall of Asia Arena. Yeah, maraming salamat sa iyo kasama Dennis Ilanga at mag-iingat ka dyan sa Mall of Asia Arena. Mag-iingat tayo mamaya. Ayan. At muli tayong magbabalik dito sa Spikers Net in a while sa antag ng for a break para sa mga plugs na hinanda na ating PBS. Yan. SIM Registration Act, Republic Act number 11934. SIM Registration Act. Ang batas na ito ay magbibigay ng proteksyon sa mga consumers mula sa mga illegal activities tulad ng scams, cybercrimes at iba pang mga klase ng mobile phone at online fraud. Sa ilalim nito, ang bawat mobile SIM card ay kailangang mairehistro bago sumapit ang April 26, 2023. Kung ang SIM card user ay minor, kailangang irehistro ang SIM card sa ilalim ng kanyang magulang o legal guardian. Saan magpaparehistro ng SIM card? Magparehistro lamang sa mga official registration portals ng inyong mobile service providers. Para sa Globe, new.globe.com.ph/simreg. Sa Smart, simreg.smart.com.ph. At para sa existing Dito SIM users, pindutin ang SIM registration banner na makikita sa Dito app. Anong mangyayari kung hindi ko ma-i-register ang SIM card ko? Kapag hindi na-i-register ang SIM card sa loob ng itinakdang deadline, madi-deactivate na ng tuluyan ang SIM at lahat ng load at registered promos na nakapaloob dito ay kasamang mawawala. Para sa iba pang detalye, kaugnay ng SIM Registration Act, tumutok dito sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Arena.
ikaw nandidong waranuni anarampay na. Ang darangan ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Radyo Pilipinas 2, 918 AM. VIP courtside seat ang ipapa-experience sa inyo ng Spiker's Net. With Timothy Tapales and Dennis Hilanga. Spiker's Net. Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Ayan, Philippine Standard Time, 10:48 in the morning. Nasa final set na tayo ngayon ng ating show ni Spiker's Net at we're closing to the end of the show. At kanina-kanina lamang ay nakasama natin si kasamang Dennis Hilanga na umatend ng UAAP PressCon para sa inyo. Ano ba yung mga kaabang-abang na moments ngayong UAAP Season 85, kasi for sure, ang dami-dami. Talagang, kahit dun sa men's side, sa men's volleyball, talagang marami rin nakamiss dun kasi 3 years na nawala sa volleyball scene tong men's volleyball ng UAAP. At dito naman sa kababaihan, syempre, maraming guto, maraming uhaw na makabawi dahil last season nga, winalis ng NU Lady Bulldogs ang Season 84 ng UAAP Volleyball Women's. Wala man lang nakapalag sa kanila, first round, second round, tapos dun sa finals talagang wala, talagang winalis nila. 0 loss, 16 wins. Kaya kaabang-abang ngayong season na to kung sino ba yung makakatalo sa kanila, kung merong makakatalo, kung merong makakabutas ng kanilang kalasag. Kaya titignan natin dito ngayon Season 85 kung sino-sino yung mga pwedeng makapanalo. Kontra yan syempre sa NU Lady Bulldogs. Pero speaking of men's volleyball, ito ihatid ko nila sa inyong mga naging kaganapan noong last week or the past few days rather sa Spiker's Turf. Tinalo ng Signal HD Spikers ang VNS sa score na 25-18, 25-17, 25-15. Ito, pinangunahan ito ni JP Bugawan na may 14 points from 9 attacks and 5 blocks. Napakagandang performance doon. Offensively and defensively, biro niya nakalimang blocks sa tapos meron pa siyang 9 attacks. Siyempre hindi rin nagpong si Mark Espejos at si Alfred Balbuena na may tig 9 points at si Alexis Faitaren na may 7 points kasama ang 2 blocks at 2 aces. Itong HD Spikers ay nag-improve sa league-leading 5-0 record na hindi pa natatalo ni isang set ngayong season, samantalang ang VNS ay meron ng 3-3 slate na record. Si Penny Bagalay naman ay nanguna para sa Griffins na may 8 points at 16 excellent receptions, habang si Rocky Motol at si Ron Medalla naman ay nagdagdag ng 5 and 4 points respectively. Ini-aim ng Signal ang 6-0 record sa Friday kontra Philippine Army. Mamaya, ibabahagi natin yung mga schedule.
Samantala ito, yung sumud, yung laban naman na isa ay labanan ng dalawang rival sa AFP Olympics. Ito yung tapatan ng PGJC Navy at ang Philippine Air Force. Kung saan nanaig ang PGJC Navy sa score na 25-18, 24-26, 25-22, 25-21 para sa tapatan nila ng Philippine Air Force sa laban nila noong linggo sa Paco Arena. Grabe yung pinakita ng Sea Lions captain na si Greg Dolor kasi nagkaroon siya ng 25 points mula sa 22 attacks, 2 kill blocks at isang service ace para may panalo itong PGJC contra Philippine Air Force. Itong Navy naman ay nagkaroon ng 2-3 na record habang ang Philippine... Air Force ay merong 1-5 na record. Samantala, tumungo naman tayo sa schedule ng Spikers Turf para ngayong araw at sa mga susunod na araw. Ito ah, unang laban ngayong araw na ito ay sa tapatan ng Imus Ivy Tuason Photography contra Philippine Army Troopers. 3 PM match yan. Susunod naman ito ng PGJC Navy contra Vanguard Volleyball Team sa oras ng 5:30 PM. At sa Biyernes naman, magkatapat ang Philippine Air Force at Santa Rosa City Lions sa oras ng 3 PM. At 5:30 PM match naman ang Philippine Army Troopers at Signal HD Spikers. At sa Linggo naman, February 26, ang huling araw ng February month ng Spikers Turf kasi ang susunod naman ay March 1 na, ay Wednesday na yun, March 1. Magkatapat ang Vanguard Volleyball Team contra Signal HD Spikers sa 3 PM match at ang Volleyball Never Stops or VNS contra IMB Imus Ivy Tuason Photography 5:30 PM match. At ayan, 10:54 na po ng umaga. Maraming salamat sa pagsama niyo dito sa amin sa Spikers Net ngayong araw na ito. Naway, samahan niyo uli kami next week at nandito na si kasama Dennis Alanga next week dahil maraming kami ihatid sa inyong balita next week dahil limpak-limpak na yung tulad sinabi ko kanina sa usapan namin. Sunod-sunod din yung mga labanan sa collegiate level, sa pro level. Kaya abangan niyo yung mga resulta na dadalhin namin sa inyo next week. And syempre, mamaya, huwag nyo rin kalimutan, meron tayong PBA coverage dito sa Radyo Pilipinas 2, 3 PM. Kaya umantabay na kayo sa inyong mga talapihitan. Gusto ko lamang batiin ang aking mga magulang na si Mama Arnie Tapales at si Papa Bobby Tapales. Hello sa inyo. At syempre, gusto ko rin magpasalamat sa mga nakasama natin dito ngayon sa Master Control sa... Warka si Ma'am Roxanne Wamel, ang ating supervisor dyan, na isang Creamline fan, at si Ma'am Nida Erskin Soriano. Yan. Sa ating console yan, ang kababayan mula Pangasinan. Siyempre gusto ko rin i-shout out yung isang napakagaling at napakabatikan na rin at napakagandang announcer dito sa Radyo Pilipinas 2 na nasa Master Control. Hello po sa inyo, Ma'am Ann Camuabinas. At siyempre, gusto ko rin batiin ang mga nasa Malolos Transmitter. Magandang umaga po sa inyo at salamat sa pagsama niyo sa amin araw-araw dito sa Radyo Pilipinas 2, dito sa Quezon City. At muli, yan na po yung isang oras na talakayin natin tungkol sa volleyball na usapan. Muli, ako po si Timothy Tapales. Sumasa inyo ngayong Linggo. At araw nito, February 22, Wednesday, dito labang sa Spikers Net. Maratuloy tayong umantabay dito sa Radyo Pilipinas 2 para sa mga susunod na mga programa tulad ng Game On mamayang alauna at Sports News Roundup mamayang alas 2 ng hapon. Susunod po ang News Break with Ms. Ann Camuabinas. Maraming salamat po and have a great day everyone.